Eto, luto na siya. So, palalamigin ko lang siya. Palalamigin ko lang. Luto na siya. Hello, guys. Eto, gagawa ako ng super moist banana cake. Instead na banana na ano ang gagamitin ko, ang gagamitin ko instead na latundan, gagamit ako ng saba. So, ito yung mga ingredients ko. Harina, itlog, asin, baking soda, asukal, at cinnamon. Meron din na tayo na butter. Tapos, meron din tayong whipped cream. Wala akong whipped cream. So, ito lang yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung pwede ito. Pero, try ko lang. Ito kaiba ito kasi ang gagamitin ko, saba. So, itry natin kung okay, kung pareho din ang lasa niya. Pero, sa tingin ko, iba yung lasa niya kasi saba ito eh. Tapos, nasira yung isa kong ito yung ginamit ko. So, halo lang ng halo ang butter at ang sugar. And then ilalagay na natin ang whipping cream, pero wala, all-purpose cream lang. Tingnan natin kung anong resulta niya mamaya. Kung ano lang yung available, yun lang gamitin natin. Then, ilalagay ko na yung itlog. Dalawang pirasong itlog. Two large eggs. And then, dip again. Ganda na yan. Malab na siya, pero tingnan natin kung anong labas niya mamaya. Kasi hindi talaga siya yung whipping cream dapat eh. Dapat whipping cream, dapat siya ay malapot. Pero tingnan natin. Ito yung tinatawag na kung ano lang yung available. Yun lang gagamitin. So, iseset aside ko muna ito. At sasamasamahin ko muna naman itong baking soda. Mamaya lalagay ko yung ingredients sa tapos salt at saka cinnamon powder. Samahin ko siya. Wala kayong bitter, i-ano nyo na lang. Walang bitter, kamay, pwede naman yan. Ako, gumagamit ako ng kamay lang. Yung ano ba yung manual. Actually, nasira yung isa kong gamit. So, ito yung ginagamit na ginahirapan ako. So, yan na siya, Tingnan natin kung magiging moist talaga siya.
I-less ko ang sugar nito kasi ayoko na maraming sugar. Dapat ang sugar is 1 cup. Pero ito ginawa ko na lang na 3/4. So, ito na siya. Ito naman ang saging. Ang saging, ibe-blender ko na lang. Kung wala naman kayong blender, ano nyo na lang? Mga tinidor. Kasi may blender naman ako, so gagamitin ko yung blender ko. So, ito bine-blender ko siya para ano siya, para deep. Ayan, ito mo. Pwede siyang i-blender kahit walang, kaysa sa tinidor ninyo, mas maganda yung ganito. Pagdagan ko. Ito, sabay ito ha. Supposed to be dapat ito latundan. Pero sabang ginamit ko. Try na naman. So, okay na siya. Ilalagay ko na siya. Isasama ko na siya sa butter. Ito, isasama ko na siya sa butter. Sama ko na yung aking na biniblender na saging. Pero parang medyo mahirap siyang i-blender. Mas maganda pag inanong mo pala. Kasi mahirap kunin sa blender. So, mas maganda pag iyon na lamang pinisa. Once again, i-ano natin para magsama-sama. Kasi so, ganyan labas niya. So, nag-preheat na ako ng oven at ilalagay ko na lang ito. So, ito ilalagay na natin siya sa pan. Para may mamerienda lang tayo. At saka ito kasi trial natin ito kung masarap din ba yung banana sabah instead na usual na ano na saging na latundan. Ito ginawa ko siyang ano sabah. Tingnan natin kung pareho din ang lasa. May raisins pala ako dito. Lalagyan ko siya raisins. Para may design siya. Tsaka masarap din siya. Nakita kong raisins sa ref. Sa oven. So, yun. Nasa oven na siya. Tingnan na lang natin mamaya kung anong tsura niya pag naluto siya. So, ito. Kinuha ko na siya after 1 hour 15 minutes.
Kinuha ko siya kanina, tinry ko siyang kunin, pero ito, nadukit, nadukit siya. Kasi na ano nung ginamit ko. So, mukha naman siyang malambot. Mamaya palalamigin lang natin muna siya at titingnan natin kung ano, kung moist, nag-moist din ba siya. At saka kung kasinlasa din ba siya nung ng latundan ang saba. So, mamaya palalamigin muna natin. So, ito na yung itsura niya. Lumamig na, hindi masyadong malamig, pero malamig, malamig-lamig na siya. Ito na dukit ito sa ano kanina eh, pagkuha ko sa oven. So, tingnan natin kung anong itsura niya. Excited din ako makita kung anong itsura niya ilalim niya. Medyo mainit-init pa siya. Talaga bang ganito yung, ganito ang kanyang kulay? Kasi dahil sa kanyang cinnamon. Ano siya? Malambot. Malambot siya. Sumabango siya. Tingnan natin kung maganda rin yung loob niya. Ito yung kanyang ano, ganda siya, para din siyang ano, para din siyang para din siyang ang kanyang ano nga naman siya, malambot, para din siyang latundan. So tikman natin. Perfect. Ayos. Sarap. Ayos din. Hindi lasa na saba siya. Lasang, lasa talaga siyang ano. Lasa talaga siyang... Wala lang. Parang ano din. Parang ordinary din na sagi. Hindi mamahalata na saba. Hindi, try nyo na. Ayos. Masarap din. Hindi, paano? Malambot din siya, oh. Malambot. Moist nga talaga. Masarap siya.